nga ba makaliligtas sa mundo na halos lahat ay kumakain na ng tao? Ang isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo, ang bansang Amerika, ay may planong nakahanda sa kung sakali na ang pandemikong zombie ay tumama. Maging ang World Health Organization ay mayroon ding plano para dito. Wala naman sigurong masama kung maging tayo ay magkakaroon ng idea at plano. Sabi nga limang tani, I am ready dahil ligtas ang may alam. Kaya naman samahan niyo ako at sama-sama nating alamin kung paano makaliligtas sa zombie apocalypse. Bago pa tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin po ang bell sa tagiliran. Kada dalawang araw ay nag-upload ako ng bagong interesanteng mga video. I-add din po ako sa iba pang social media. Ang link po ay nasa description box sa ilalim para hindi mahuli sa mga bagong video. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Sa listahang ito ay nakalista ang mga bagay na kinakailangan at makatutulong upang makaligtas sa oras na ang zombie apocalypse ay maganap. Number 10, ang supply. Sa oras na ang mundo ay hindi na ang mundong inyong pinasanayan at maging ang kapitbahay nyo ay pagkain na rin ang tingin sa inyo. Ang pinaka-importanting bagay na magsasalba sa iyo at sa mahal mo sa buhay ay ang supply. Kung wala na ang mundo sa katinuan, malamang ang shopping mall at grocery at maging si Manang na tagapalengke ay hindi mo na makikita pa kailanman. Sa mundo ng mga zombie, palamang dapat handa ka na kumalap ng supply sa kahit anumang paraan. Sa Ingles, ito ay tinatawag nila na looting. Kung matapang ka at trip mong mag-isa ay okay lang, pero ang tsansa na makapag-uwi ka ng rasyon ay mas liliit. Mas marami ay mas maganda dahil sa panahon ng zombie apocalypse, ang lahat ay malamang na magkakalaban at lahat ay nag-aagawan. Ilan sa pinaka-importanting bagay na makapagsasalba sa iyong buhay, maging sa mahal mo sa buhay, ay ang tubig. Kung maaari ay maglaan ng isang galon isang araw. Kasama rin dito ay ang mga hindi napapanis na pagkain. Ilan dito ay ang mga dilata, mga pagkain hindi na kinakailangan pa na lutuin. Kinakailangan din na magkaroon at magtago ng mga gamot. Ito ay isa sa pinaka-importanting bagay, lalo na ang first aid kit. Mas makabubuting alamin din kung ano ang kailangan bago pa lumabas. Sa panahon ng zombie, mas mabilis ay mas maganda. Number 9, sa ulo. Ayon sa pag-aaral, kung wala man sa katinuan ang mga zombie, ito pa rin ay pinatatakbo ng utak. Kaya naman sa zombie apocalypse, importante na sa ulo patatamaan ang kalaban. Napakadelikado nito dahil ang ulo ay maliit lamang na parte ng katawan ng isang tao. At kung hindi isang sharpshooter, ay kailangan malapit na sa iyo ang kalaban para sure na iyong tatamaan. Mahigpit na nirerekomenda na kung kaya ay umiwas na lang sa mga ito. At kung hindi talaga maiiwasan, ay siguraduhin hindi ka masyadong malalapitan. Number 8. Huwag mag-alinlangan. Sa panahong ito ay malamang na isa sa iyong mga kagrupo o mahal sa buhay, maging ang BFF o isa sa kakilala, ay mahahawa o makakagat at mapapasahan ng sakit at sila ay magiging isa na rin sa mga zombie. Napakahirap pagdesisyonan kung ano ang gagawin, kaya naman nire-rekomenda na tanungin ang bawat isa kung sakasakaling ito ay magkakaganon, ay ano ang nais nila o kung ano ang mapagdidesisyonang mga rules kung sakasakaling ang isa ay nahawa. Ngunit isa alang-alang na ang taong inyong minsang nakasama ay hindi na babalik pa. Hindi na siya ay ang sweet at pagbigay na kapitbahay o yung maalalahanin at pagmahal na asawa o kasintahan. Dahil nga hindi na nakakaramdam ang isang zombie, kaya nire-rekomenda na bago pa maging isa siya sa mga zombieng pakalat-kalat sa kalsada, ay pagdesisyon ng agad ng maaga. Ang pag-aalinlangan ay ang paglalagay ng mas marami pang buhay sa alanganin. Number 7. Komunikasyon. Kung ngayon nga na maganda ang tindig ng mga cell site, ay hindi pa magkarinigan ang magkausap sa telepono, ano pa kaya sa oras ng isang zombie apocalypse? Napakahalaga ng komunikasyon at dito na papasok
ang salitang radyo. Kung sa isang himala ay meron kayong ham radio, ay malamang na isa ito sa makapagsasalba ng buhay. Kung wala naman kayo nito, ay okay na rin ang walkie-talkie o yung radyo na ginagamit ng mga security. Mas malayo ang mararating ay mas maganda. Sa panahong ito ay mas ligtas kung mas maraming nasasagap na balita sa paligiran. At baka ang tanging paraan na makapag-announce ng tulong ang gobyerno ay sa pamamagitan lamang ng radyo. Number 6. Base. Kung sa tingin mo ang bahay mo ay zombie-proof, ay mag-isip ng mabuti. Maliban na lamang kung talaga namang napaghandaan mo ito bago pa ang lahat ng ito ay magana. Pero kung sa iyong tingin ang bahay o lugar na iyong kinalalagyan ay napakadaling pasukin, ay mas mainam na maghanap ng mas secure at mas matibay na base. Kung saan sikaping palipasin ang isang zombie apocalypse. Napaka-importante ng pagkakaroon ng matibay na kampo. Dahil sa panahong ito, napakataas ng tsansa na hindi lang zombie ang magiging kalaban mo. Napakarami ding grupo ang magtatangkang kunin ang rasyon na naipon nyo. Number 5. Pagliligtas. Sa panahon na ang lahat ay wala na sa kaayusan, ay wala na ring maaasahang mga ospital at mga paggamutan na magsasalba sa mga sugatan. Kaya naman kung mayroong alam na first aid sa grupo, ay napakainam kung magpapaturo nito. Ito ay para sa panahon na ang isa sa inyong kagrupo ay nalagay sa alanganin, ay matutulungan ito at mapigilan ang mas paglalapan ng sitwasyon bago pa kayo ay makarating sa inyong kampo. Isa sa mga dapat alamin ay kung paano paaampatin ang pagdurugo ng sugat at maging ang CPR. Dahil hindi lang naman kagat ng zombie ang magiging pwedeng maging injury. Number 4. Maglaylo. Sa panahon ng isang zombie apocalypse, ay malamang na ang isa sa magiging napakalaking banta sa mga nakaligtas ay ang pagdagsa ng mga tao na ngayon naman ay isa ng mga zombie. Nirerekomenda na umiwas sa lugar kung saan maraming tao ang naninirahan. Dahil napakalaki ang tsansa na sa lugar na ganito ay mas laganap ang mga zombie. Tataas ang tsansa na ang grupo mo ay malalagasan ng tao. Kung di naman maiiwasan ay pagplanuhang mabuti upang kahit papaano ay tumaas ang tsansa upang kayo ay makaligtas. Number 3. Ang transportasyon. Sa panahon na hindi na traffic ang problema, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, isa sa pinakakinakailangan ng mga nakaligtas ay ang transportasyon. Kung sa pagkakataon na ang inyong base ay napasok ng mga zombie, ang pagkakaroon ng malaking sasakyan na kayang sumagasa sa mga zombie, katulad na lang ng isang malaking bus, ay isa sa makapagpapataas ng tsansa ng pagliligtas. Hindi lamang ng sarili, maging inyong mga kasama. Maging ang pagkakarga ng supply ay mainam na dito rin ilagay. Kung kaya ay upgrade ang sasakyan upang mas lalong maging matibay. Ito ay kung sakasakaling literal na kailangan nyong daanan ang mga zombie, mas malaki ay mas maganda. Huwag din kalimutang panatilihing marami ang gasolina dahil sa mundo ng mga zombie ay walang kahit na ano ang sigurado. Number 2. Sandata. Sa panahon ng zombie apocalypse, ang lahat ng batas at mga bagay na dati ay hindi na pwede, ang lahat ay magbabago. Sa mundong ito, ang pangunahing batas ay ang pumaslang o mapaslang. Kaya naman dapat ay alam mo kung ano ang iyong mainam na sandata. Maging ito man ay baril, patalim, pana o kahit pa ang simpleng baseball bat. Basta alam mo kung paano gamitin ay tataas na ang tsansa mo makaligtas. Number 1. Piliin mabuti ang kakampi. Sa panahon ng zombie apocalypse, aminin man natin o hindi, ang mga tao ay talaga namang gagawin ang lahat upang makaligtas. Kaya naman mainam na piliin mabuti ang mga taong sasamahan o mga taong tatanggapin sa inyong kampo at mapabibilang sa inyong grupo. Sa panahon na ang lahat ay gustong mabuhay, ang pamimili ng makakasama ay isa sa makapagpapataas ng tsansa upang makaligtas. Ilan sa magiging problema ay ang agawan sa pamumuno at awayan sa pamamahala, maging ang pagtatraidor at paninira at iringan ay ilan lamang sa mga problema sa isang grupo sa panahon ng zombie apocalypse. Ang tanging magiging pinakamatibay na sandata ay ang pagkakaisa. Kayo ba mga katinagalog, sa tingin nyo ba ay maaaring dumating ang panahon ng zombie apocalypse? Kung sakali ay ano naman ang inyong gagawin, isulat lamang sa comment section sa ilalim at akin pong babasahin.
At iyan ang paraan kung paano maliligtas sa zombie apocalypse. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag pa rin po kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo po, isang mapagpalang araw.